dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Likas na sa iba sa atin ang maingat sa mga gamit, lalo na kung meron po itong sentimental value sa kanila. Kahit na anong mangyari ay iniingatan at pinapahalaga natin ang mga ganitong klase ng gamit. Kaya nga sa sobrang ingat ng iba ay talagang na-preserve nila ang mga gamit na malapit sa kanilang mga puso. May iba pa nga na napapaabot ng napakaraming taon ng buhay ng mga gamit na yon. Ngunit paano kung ang isang gamit na napapakinabangan ninyo ay may kakibat na kababalaghan? Itatago mo pa rin ba ito o itatapon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ang sulat ko. At ganoon din sa mga nakikinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Remy. 37 years old na ako ngayon at isang housewife / freelancer. Kahit nasa bahay lamang ako at nag-aalaga ng dalawa naming anak ng aking husband, ay nakakatulong pa rin ako kahit papaano sa mga gastusin namin sa bahay. Etong isi-share kong kwento ay sobrang tagal nang nangyari, Papa Dudut. Dalaga pa ako noon. Nakatira kami noon sa isang probinsya sa bandang South Luzon. Hindi ko na lamang sasabihin ang exact location. Ang bahay kung saan kami nakatira ay bahay ng parents ng aking mother. Sa bahay na yon ay kasama naming nakatira ang lolo at lola ko. Pati na rin ang kapatid ni mama na bunso na si Tita Mildred na wala pang asawa that time. Kasama rin namin ang isa pang kapatid ni mama na si Tita Claire na kasama ang asawa at isa pa niyang anak na kaedad ko. Tapos kami naman ay sina mama, papa at isa kong kapatid na babae na mas bata sa akin. That time ay dalawa pa lamang kaming magkapatid. Medyo malaki ang bahay ni na lolo at lola, Papa Dudut. Pero gawa lamang yon sa kawayan at kahoy, tapos ang bubong ay yero pero pawid sa may part na kusina at kung saan kami kumakain. Dalawang palapag yon. Hinati ang itaas sa dalawang kwarto para sa kwarto namin at kwarto ni na Tita Claire. Sa ibaba naman, natutulog si Tita Mildred at sa ibaba rin sina lolo at lola at ang kwarto nila ay malapit sa may kusina. Nakatayo ang bahay na yon sa malawak na lupa. May mga puno ng mangga sa paligid at sa likuran ay taniman nina lola ng mga gulay. Talagang tipikal na bahay siya sa isang probinsya, Papa Dudut. Sobrang simple lang ang buhay namin dati. Kahit na marami kami sa bahay na yon, ay magkakasundo kaming lahat. Hindi ko natatandaan na nagkaroon sina mama at ang mga kapatid niya ng pag-aaway. Pati nga sa pagkain ay magkakasama kaming lahat. Meron kasi kami doon na mahabang lamesa na kasya talaga kaming lahat. Ang pinsan ko na anak ni Tita Claire na si Sonia ang talagang kasundo ko dahil sa magkaedad kami. Palagi kaming magkaklase sa school. Sabay kaming pumapasok at umuwi mula elementary hanggang high school, Papa Dudut. Sa bahay na yon ay maraming lumang gamit, merong lumang kudkura ng nyog, malaking vase at maging ang radyo namin dati ay luma din. Wala pa kaming TV ng time na yon. Pero sa lahat ng lumang gamit doon ay merong nag-iisang espesyal. At yon ay ang lumang tapayan. Sa mga hindi nakakaalam ng tapayan, yon ay parang banga na nilalagyan ng inuming tubig.
gawa yon sa clay o sa putik. Siguro ay 3 dangka lang taas noon at hindi kalakihan ang lapad. Meron pa yung takip kung titingnan ang tapayan ay hindi naman yon maganda. Actually wala yung design. Magaspang ang texture niya sa labas at may umbok na parang tinatamad ang gumawa noon. Simula nang magkaisip ako ay naroon na ang tapayan sa may kusina. Sa pagkakatanda ko ayon kay Lola ay ibinigay pa yon sa kanya ng Lola niya noong ikasal siya kay Lolo. Ang sabi raw ng Lola ni Lola ay galing pa yon sa kaibigan nitong babae na manggagamot, kaya kapag meron daw may sakit ay uminom lamang sa tubig na yon at gagaling. Pero hindi na rin kami naniniwala roon. Ngunit napakalaking bagay para sa aming lahat ang lumang tapayan, Papa Dudut. Doon talaga kami naglalagay ng inuming tubig namin, pero bukod doon ay meron kaming water jug. Sa poso lang kami kumukuha noon ng drinking water kasi hindi pa uso noon ang mga water station. Hindi naman sumasama ang tiyan namin dahil siguro sanasanay na ang tiyan namin sa bakterya. Kapag pagod na pagod ako sa paglalaro ay paborito kong kumuha ng tubig na iinumin sa may tapayan. Malamig kasi ang tubig doon kahit na hindi namin nilalagyan ng yelo. Ewan ko, meron sigurong effect yung materials na ginagamit para gawin ang tapayan kaya lumalamig doon ang tubig. Akala ko pa nga noong bata pa ako ay merong magic ang tapayan kaya malamig ang tubig na nakalagay doon. Alagang-alaga ni Lola ang lumang tapayan, Papa Dudut. Isang beses sa isang linggo ay nililinisan niya yon. Walang ibang pwedeng maglinis ng tapayan kundi si Lola lamang. Ang sabi kasi ni Lola ay ala-ala yon ng kanyang Lola. Sobrang importante para sa kanya ng tapayan na yon. Kaya nga raw kahit luma na yon ay talagang inaalagaan pa niya. Kapag daw nawala na si Lola ay alagaan pa rin namin ang tapayan at huwag naming ibibenta. Kahit naman siguro ako kung sa akin yon ibinigay ng Lola ko ay aalagaan ko kagaya ng pag-aalaga doon ng Lola ko, Papa Dudut. Ang ugaling yon ni Lola ang naman ako sa kanya. Kagaya niya kapag may gamit na ibinigay sa akin ang taong malapit sa puso ko, kahit pamura yan o para sa iba ay walang pakinabang, ay talagang itinatago at pinapahalagan ko ng mabuti. Kapag nasasagi namin ang tapayan at nakita ni Lola ay talagang nagagalit siya. Feeling ko nga ay isa rin sa mga apo niya ang tapayan dahil sa pag-aalagang ginagawa niya rito. First year high school ako noon nang magkaroon ng sakit si Lola. Labas-pasok siya noon sa ospital. Sobra akong nag-alala para sa kanya kasi ang bilis ng pagbagsak ng katawan niya. Mataba kasi si Lola, tapos ilang buwan lang ay pumayat siya ng sobra. Hindi na kinaya ng Lola ko ang sakit niya at kinuha na siya sa amin ni Lord, Papa Dudut. Lahat kami ay nagluksa sa pagkawala niya. Isa pa naman sa pangarap ko noon ang may pasyal si Lola sa iba't ibang magagandang lugar. Dahil kapag nagkukwento siya sa amin ng experience niya, noong kabataan niya ay palagi niyang nasasabi na hindi na siya nagkaroon ng chance na makapag-travel kahit sa Pilipinas dahil sa maaga siyang nagtrabaho dahil mahirap ang buhay. Nang makapag-asawa naman siya ay nag-focus na siya sa pag-aalaga ng mga anak nila ni Lolo. Sayang lang kasi hindi na nakita ni Lola ang pagtatapos ko ng kolehiyo at pagkakaroon ng trabaho. Kung buhay pa siguro siya ngayon ay baka napakaraming lugar na ang napuntahan naming dalawa. Pero wala na akong magagawa, hanggang doon na lamang ang buhay niya. Pagkatapos ng libing ni Lola ay nag-usap-usap sina Mama at ang mga kapatid niya kasama si Lolo. Lahat kami nabibigla pa rin noon sa pagkawala ni Lola. Pinag-usapan nila kung ano ang gagawin nila sa mga gamit ni Lola. Ang sabi ni Mama ay itabi na lamang at huwag nang ipamigay. Yung tapayan ni Nanay, gustong bilhin ng kakilala ko. Gusto niyo bang ipagbenta? Tanong ni Tita Claire.
Sige, benta mo, Claire. Paniguradong gabi-gabi kang mumultuhin ng nanay ang biro ni Tita Mildred. Saka baka mura lang yung bibilihin ng kakilala mo. Antik na yon, baka maibenta natin yon ng milyon. Dugtong pa ni Tita Mildred. Hindi porket luma na ay malaki ang halaga. Saka alam nyo kung gaano kahalaga kay nanay ang lumang tapayan na yan. Magagalit yon kapag ibinenta natin. Hayaan na lang natin dito sa bahay at napapakinabangan naman natin ang turan pa ni Mama. Sa huli nagkasundo si na Mama na huwag nang ipamigay o ibenta mga gamit ni Lola, lalo na ang tapayan. Isa rin ako sa malulungkot kung mawawala ang tapayan sa bahay dahil bukod sa nagbibigay yon ng malamig na tubig ay alaala din yon ng aming Lola. Sa bahay na yon ako ipinanganak at nagdalaga, Papa Dudut. Matagal na akong nandoon pero kahit na isang beses ay never akong naka-experience ng nakakatakot. Pero merong sinasabi sina tita na meron daw white lady sa likod ng aming bahay na nakatira sa pinakamalaking puno ng mangga sa aming bakuran. Kahit na isang beses ay hindi ko nakita ang sinasabi nilang white lady. Kaya ang naisip ko dati ay pananakot lamang nila yon sa amin noong mga bata pa lamang kami ng pinsan at kapatid ko. Pero simula nang mamatay si Lola ay doon na nagsimula ang kababalaghan sa aming bahay. Nag-a-adjust pa kaming lahat sa pagkamatay ni Lola nang makaranas kami ng mga bagay na parang ang hirap paniwalaan. Kung ikikwento pero lahat ng yon ay totoo at talagang na-experience ng aking buong pamilya. Nagsimula ang lahat nang sabihin ni Lolo sa amin na napanaginipan niya si Lola. Sinabi raw ni Lola sa kanya na kahit na anong mangyari ay huwag ibibenta ang lumang tapayan. Alagaan din daw namin ang tapayan kagaya ng ginagawang pag-aalaga ni Lola noong buhay pa siya. Simula noon ay nililinis na ni na Mama at Tita ang tapayan isang beses sa isang linggo. Kapag dumadalaw kami sa sementeryo kay Lola ay sinasabi ni na Mama na huwag mag-alala si Lola dahil hindi nila gagalawin ang mga paborito nitong gamit, lalo na ang tapayan. Hanggang isang umaga habang nag-aalmusal kami ay may sinabi sa amin si Lolo. Kagabi nung papunta ako sa banyo ay nakita ko ang nanay ninyo. Uminom siya sa may lumang tapayan, ang sabi pa ni Lolo. Lolo, hindi ba patay na si Lola? Paano niyo po siya nakita? Curious kong tanong. Remy, ang ibig sabihin ng Lolo mo ay kaluluwa ng Lola mo ang nakita niya. Nandito pa rin siya siguro. Si nanay at binabantayan niya pa rin tayo, ang naluluhang wika pa ni Mama. Ay sabihin mo, ate, yung tapayan niyang binabantayan niya. Natatakot siguro siya na ibenta yun ni Ate Claire sa kakilala niya. Biro naman ni Tita Mildred. Hindi ko na yon ibebenta, no? Takot ko na lang kay nanay. Mamaya ay tumabi pa yon sa pagtulog ko, no? Natatawang sabi pa ni Tita Claire. Natawa na lamang kami sa joke na yon ni Tita Mildred kasi alam naming lahat kung gaano kamahal ni Lola ang lumang tapayan. Ngunit ang ipinagtataka ko lang dati ay kung bakit kay Lolo lamang nagpapakita si Lola. Simula kasi nang magkwento siya ng ganon na nakita niya si Lola na umiinom sa tapayan ay naging sunod-sunod na ang kwento ni Lolo tungkol kay Lola na nagpapakita ito sa kanya. Kung minsan pangaraw ay tumatabay ito sa pagtulog niya. Medyo nagtatampo na nga si na Mama at Tita kay Lola kasi hindi sa kanila nagpapakita si Lola. Kung ako naman ang tatanungin, ayokong makita ang kaluluwa ni Lola. Matatakotin kasi ako. Kahit pa sabihin na Lola ko siya ay multo pa rin siya. Hindi naman ako sanay makakita ng mga ganon. Kaya nga kapag kailangan kong gumamit ng CR sa gabi at mag-isa akong bababa at patay na ang ilaw, ay takot na takot ako. Talagang ginigising ko pa nga si Mama para magpasama sa kanya. Kapag ganoon ay napapagalitan ako ni Mama. Hindi raw ko dapat matakot kasi Lola ko yon. Wala naman daw itong gagawing masama sa akin.
Gusto lang daw siguro kaming makasama pa ni Lola bago ito umakyat sa langit. Samantalahin ko na raw ang chance ko na makita si Lola. Sabi ko naman kung magpapakita si Lola ay sa panaginip ko na lamang at huwag naman sa personal. Kinukumbinsi ko naman ang sarili ko na huwag matakot, Papa Dudut. Pero kapag talagang matatakotin ka, kahit na anong kumbinsi ang gawin mo sa sarili mo ay wala yung epekto. Matatakot at matatakot ka pa rin talaga kahit na anong gawin mo. Makalipas nga ang ilang buwan ay nagtatanong si Lolo kina Mama at Tita kung nagpapakita ba sa kanila si Lola. Ilang gabi na raw kasi na hindi siya nito dinadalaw sa panaginip. Hindi na rin daw niya ito nakikita sa bahay, ang sabi naman ni na Mama. Kahit na isang beses ay hindi nagpakita at nagparamdam si Lola sa kanila. Pero ako isang beses ko lang siyang napanaginipan. Normal na panaginip lamang yon, Papa Dudut. Nandun daw siya sa kusina at sinasabi niya sa akin na lagyan ko ng tubig ang tapayan niya kasi wala ng laman. Walang kakaiba sa panaginip ko na yon sa aking Lola, Papa Dudut. Baka po umakyat na si Nanay sa langit. Tay, hayaan na lang natin siya at para makapagpahinga na talaga siya, ang sabi ni Mama kay Lolo. Bakit naman umalis siya kaagad? Gusto ko sana ay dito muna siya, malungkot na wika ni Lolo. Huwag po kayong mag-alala, Tatay. Magiging masaya po si Nanay doon. Kasama na niya ang mga magulang niya noon, saka yung isa niyang kapatid. Turan pa ni Mama. Alam ko na mas masakit para kay Lolo ang lahat. Kung iisipin sa aming lahat ay mas matagal niyang nakasama si Lolo, Papa Dudut. Hindi ko kayang i-compare ang sakit na pinagdadaanan niya ng time na yon sa sakit na nararamdaman namin. Pero ganun naman talaga ang buhay. Hindi natin alam kung kailan mawawala ang isang tao, kaya mas maganda na habang kasama natin sila ay ipakita natin at iparamdam na mahal natin sila, Papa Dudut. Ang akala ko dati ay tapos na ang kababalaghan sa bahay namin dahil ayon kay Lolo ay hindi na nagpapakita si Lola sa kanya kahit pa sa panaginip. Masakit pa rin sa amin ang lahat. Pero kailangan namin magpatuloy sa normal naming mga buhay, Papa Dudut. Naging normal naman ang mga buhay namin na ilang buwan. Malungkot pa rin ako at kapag naaalala ko si Lola at kung gaano niya kami kamahal ay hindi ko maiwasan ang umiyak. Hindi ko na lamang yon ipinapakita sa kahit na sino. Ipinapakita ko sa kanila na okay na ako at tanggap ko na kahit papaano na hindi na namin makakasama pa si Lola. Noong second year high school na ako ay doon na nagsimula ang kababalaghan sa lumang tapayan. Papa Dudut, doon pa rin kami umiinom at hindi pa rin namin makakalimutang linisin yon ng isang beses sa isang linggo. Isang hapon ay inutusan ako ni Mama na linisin ang tapayan. Sakto pa na paalis na kami noon. Si Sonia kasi ay plano naming tumambay sa tabing dagat. Malapit lang kasi ang dagat sa bahay namin at walking distance lamang, Papa Dudut. Pagbalik na lang po namin ni Sonia, lilinisin yung tapayan, ang sabi ko kay Mama. Ay hindi no, ngayon mo na linisin. Mamaya ay makakalimutan mo na naman yan. Saka hindi kita papayagang umalis hanggang hindi mo yon nalilinisan. Tapos ay umigib ka na rin at lagyan mo ng tubig, utos ni Mama sa akin. Para manahimik na si Mama dahil alam ko na hindi niya ako titigilan, ay sinunod ko na lamang siya, Papa Dudut. Nagpresenta si Sonia na tutulungan ako para maging mabilis na matapos ko ang utos ni Mama sa akin. Dinalan na namin sa kapitbahay naming may poso ang tapayan. Magkatulong naming nilinisan yon ni Sonia. Habang naglilinis ng tapayan ay aksidenteng dumulas sa kamay ni Sonia ang takip noon. Nabasag ang takip at nahati yon sa gitna. Kinabahan kaming dalawa ni Sonia
Alam namin na mapapagalitan kami sa mga nangyari. Lalo na at importante ang tapayan na yon ni Lola. Takot na takot kaming umuwi sa bahay at wala kaming choice kundi ang aminin na mga nangyari. Hindi ko alam pero dahil siguro sa takot ni Sonia ay nagawa niyang magsinungaling papadudot. Sinabi niya na hinaharot ko siya kaya nabitawan niya ang takip kaya yon nabasag. Siyempre sinabi ko na hindi yon totoo. Ang sabi ko ay si Sonia lamang ang nakabasag ng takip at hindi ko siya hinaharot. Ang sabi ni Mama, hindi na mahalaga kung sino ang may kasalanan sa aming dalawa. Wala na raw kaming magagawa kasi basag na yung takip ng tapayan. Sinabi rin ni Mama na sana raw ay huwag magalit sa amin ni Sonia ang lola namin dahil sa kasalanan naming dalawa. Sa ginawang pagsisinungaling ni Sonia para lang madamay ako sa kasalanan na siya lang ang may kagagawan, ay lumayo ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Simula noon ay hindi ko na siya kinausap pa. Kahit magkaklase pa kami ay talagang umiwas na ako sa kanya. Alam naman siguro ni Sonia sa sarili niya kung bakit ako naging ganon sa kanya. Siguro'y nahihiya na rin si Sonia sa akin kasi alam niya na mali ang ginawa niya, Papa Dudut. Pero siyempre, nangihinayang din ako sa pinagsamahan namin ni Sonia. Kasi siya ang unang naging kaibigan ko. Kapag may crush ako ay sa kanya ko unang sinasabi. Parang mas kapatid pa nga kaming dalawa kesa sa kapatid kong lalaki. Kaya lang ay talagang nasaktan ako sa ginawang yon ni Sonia. Ready pa naman sana akong ipagtanggol siya kaya lang ay nilaglag niya rin ako kahit na wala akong kasalanan. Si Papa ang umayo sa takip ng tapayan na nabasag. Gumamit siya ng pandikit at kahit paano ay bumalik naman ang dating itsura ng takip kahit pakita pa rin ang pinagbasagan noon. Lumalamig pa rin naman ang tubig na nilalagay namin doon. Isang hapon ay nauna ko umuwi sa bahay kesa kay Sonia mula sa school. Gumagawa ako ng assignment sa sala nang dumating si Sonia. Mukha siyang pagod na pagod at obvious na naglaro muna siya bago siya umuwi. Dumiretso siya sa kusina at alam ko na iinom siya ng tubig sa tapayan. Kapag pala kumuha kami ng tubig sa tapayan ay meron kaming ginagamit na mug. Yon ang pinangsasalok namin ng tubig. Tapos ay ililipat namin yung tubig sa baso kung saan kami iinom. Wala pang ilang minuto ay nagulat kaming lahat nang bigla naming marinig ang napakalakas na sigaw ni Sonia mula sa kusina. Kahit ako ay kinabahan kasi yung sigaw niya ay parang takot na takot siya. Si Tita Mildred ang unang tumakbo papunta sa kusina para i-check si Sonia kung ano bang nangyari sa pinsan ko. Lumabas sina Tita Mildred at Sonia sa kusina ng magkayakap. Pati si Mama ay nagtataka kung bakit umiiyak at nanginginig sa takot si Sonia. Pinaupo siya ni Tita at hinimas sa likod niya, Papa Dudut. Ano ba nangyari sa iyo, Sonia? Nag-alala ang tanong ni Mama. Yung tapayan po kasi, Tita eh. Nung nakuha ko ng tubig, may kamay na humawak sa kamay ko. Umiiyak na sagot pa ni Sonia. Ha, anong kamay? Sino? Nagtatakang tanong ni Tita Mildred. Detalyadong ikinuwento ni Sonia ang mga nangyari. Ayon sa pinsan ko, noong nakuha siya ng tubig sa tapayan para uminom ay may kamay na humawak sa kamay niya sa mismong loob ng tapayan. Hinila pa nga raw siya ng kamay na parang gusto siyang hilahin paloob ng lumang tapayan. Malamig daw yung kamay na humila sa kanya. Buti na lang daw at nabawi niya ang kamay niya dahil kung hindi ay hindi na rin niya alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya, Papa Dudut. Hindi naman nakapagsalita sina Mama at Tita Mildred sa kwento ni Sonia. Kilala namin si Sonia at hindi siya gagawa ng kwento tapos iiyak ng ganon. Maliban lang noong nabasag niya yung takip ng tapayan. Yon ang unang beses na nagsinungaling siya sa pagkakaalam ko.
Yung iyak, pwede mo pang mapeke, pero yung panginginig ng buong katawan ni Sonia dahil sa sobrang takot ay parang hindi na. Kaya kahit nainis pa ako kay Sonia ng panahong yon, ay naawa ako sa kanya. Kinagabihan ay nilagnat na kagad si Sonia. Hindi na siya nakapasok sa school ng sumunod na araw. Habang nasa school, ay hindi mawala sa isipan ko si Sonia kasi hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ko para sa aking pinsan Papa Dudut. Pagka-uwi ko sa bahay ay naabutan ko si Sonia na nasa sala at may nakalagay na dahon sa noo niya. Nakatali yon gamit ang bigkis. Mukha pa rin siyang nangihina at tinignan ko na lamang siya at dumiretso na ako sa itaas sa kwarto namin. Gusto ko sanang tanungin si Sonia kung kumusta na siya. Pero inunahan ako ng pride kaya hindi ko siya kinausap. Nasa kwarto si Mama at nagtitiklop siya ng mga damit namin kaya sa kanya na lamang ako nagtanong. Ma, bakit may dahon sa ulo si Sonia? Nabarang ba siya? Tanong ko. Bakit hindi mo sa kanya tanungin? Turan pa ni Mama. Ayoko. Nainis pa rin ako sa kanya kasi nagsinungaling siya nung nabasag niya yung tapayan na kasimangot kong wika. Sus, magbati na kasi kayo ng pinsan mong yon, ang sabi pa ni Mama. Saka na kapag hindi na ako inis sa kanya. Ano nga pong nangyari kay Sonia? Sabihin mo na kasi Ma, pamimilit ko. Dinala ng tita mo sa albularyo si Sonia tapos pag-uwi may nakatapal ng mga dahon. Ang sabi ng albularyo ay may kaluluwa raw na naggalit sa pinsan mo nang dahil nabasag niya yung takip ng tapayan. Nang sinuob kasi si Sonia, lumabas ang hugis noong lumang tapayan. Tugon pa ni Mama. Ang unang pumasok sa isipan ko ay si Lola kasi siya lang ang pwedeng magalit kay Sonia dahil nasira nito ang takip ng tapayan. Pero nagulat ako nang sabihin ni Mama na ayon sa albularyo ay hindi raw si Lola ang nagagalit kay Sonia. Habang nasa school pala ay nagpunta sa bahay ng personal yung albularyo. Hindi na raw nito nararamdaman si Lola sa bahay namin. Ibang kaluluwa raw ng babae ang nagalit kay Sonia Papa Dudut. Ayaw raw magpakilala ng babaeng yon sa albularyo. Pero ang hinala ni Mama ay baka yung babae na nagbigay ng tapayan sa Lola ni Lola ang nagagalit kay Sonia. Baka raw sobrang importante ng tapayan na yon sa babaeng yon. Kaya kahit matagal na itong patay ay nakakabit pa rin ang espiritu nito sa lumang tapayan. Walang nakakakilala sa amin sa babaeng yon, Papa Dudut. Kahit nga si Lola ay hindi alam ang pangalan ng babaeng nagbigay ng tapayan sa Lola niya. Basta na ikwento lang niya yon sa amin noong nabubuhay pa siya. Ang sabi pa pala ni Mama ay humingi na rin ng sorry si Sonia sa nagbabantay na babae sa lumang tapayan. Utos yon ng albularyo pero wala raw kasiguraduhan. Natatanggapin ng babae ang sorry ni Sonia. Magdasal na lang daw kami at ingatan daw namin ng sobra ang tapayan dahil ayaw ng babaeng bantay noon ang magkaroon ito ng sira. Naisip ko na baka alam na rin dati pa ni Lola na may babaeng nagbabantay sa tapayan, Papa Dudut. Hindi niya lang siguro sinabi sa amin para hindi kami matakot. Siguro kaya gano'n na lamang alagaan at ingatan ni Lola ang tapayan ay dahil yon ang dahilan, Papa Dudut. Makalipas nga ang ilang araw ay gumaling na si Sonia. Pero after na nangyari kay Sonia ay hindi na siya uminom sa lumang tapayan, Papa Dudut. Bukod tangi na siya lang ang hindi umiinom noon. Kami naman ay umiinom pa rin pero may takot na. Mismong ako, natatakot ako na baka kapag sumalok ako ng tubig sa tapayan ay may kamay din na humila sa akin sa loob noon. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi na naulit sa kahit na sino ang nangyari noon kay Sonia. Nang tumagal ay nawala na rin ang takot namin at unti-unti na rin kaming nagkaayos ni Sonia. Si Sonia ang unang kumausap sa akin at nag-sorry siya sa akin sa ginawa niyang pagsisinungaling tungkol sa nabasag
natakip ng tapayan. Natakot lang daw siya ng time na yon na masisisi nang siya lang, kaya naghanap siya ng kadamay. Inintindi ko na lamang si Sonia para magkaayos na kaming dalawa. Sinabi ko na lamang sa kanya na sana ay huwag na niya yung uulitin. Nag-promise naman sa akin si Sonia na hindi na niya yon gagawin sa akin. Naging masaya ako sa pagkakabati ulit namin ang pinsan ko, at sa totoo lang ay matagal ko nang gusto siyang kausapin, kaya lang ay palagi kong pinapaira lang pride ko. Sa paglipas ng mga buwan ay nawala na sa isipan namin yon na nangyari kay Sonia. Naging normal na ulit ang pamumuhay namin. Wala na rin namang kaming na-experience na kung anong nakakatakot pagdating sa lumang tapayan. Para maiwasan din ang pagkasira ng tapayan ay hindi na kami inutusan na maglinis ng tapayan. Sina mama o ang mga tita ko na lamang ang gumagawa noon, Papa Dudut. Noong 4th year high school na ako ay bumalik na ang kababalaghan sa bahay namin. At lahat ng mga hindi may paliwanag na nangyari noon ay konektado talaga sa tapayan na yon, Papa Dudut. Dahil sa medyo nagdadalaga na ako ng time na yon, ay medyo lumalandi na rin po ako. Hindi alam ni na mama na meron na akong boyfriend. Alam ko kasi na mapapagalitan nila ako, kaya hindi ko sinasabi sa kanila. Ang may alam lamang ay si Sonia, at sa kanya ko lamang sinasabi at ipinakilalang naging first boyfriend ko noong high school. Wala rin kasing sense na hindi ko sabihin kay Sonia kasi kaklase namin yung naging jowa ko noon, Papa Dudut. Malalaman din ni Sonia kaya sinabi ko na sa kanya. Sinabihan ko ang pinsan ko na huwag niyang sasabihin sa mga kasama namin sa bahay, lalo na sa parents ko, at nangako siya na sekreto lang namin ang bagay na yon. Pero totoo pala na walang sekreto ang hindi nalalaman, lalo na at may mga kaklase kang intrimedita. Nagkaroon ng meeting ang mga magulang sa section namin. Pumunta sina mama at siya na rin ang pumunta para kay Sonia kasi nasa iisang bahay lang naman kami nakatira. After ng meeting ay may isang babae na kaklasiko ang lumapit kay mama at sinabi nito na meron akong boyfriend. Itinuro pa niya kay mama ang boyfriend ko na itatago ko sa pangalang James. Takot na takot ako, Papa Dudut, at hindi ako kinausap ni mama sa school tungkol sa nalaman niya. Ayaw niya rin siguro na mapahiya ako sa harap ng mga classmates ko. Papa Dudut, pag uwi sa bahay ay doon na niya ako kinausap. Pinagalitan niya ako kasi naglihim ako sa kanya, sa kanila ni Papa. Hindi naman daw niya ako pinagbawalan na magkaroon ng boyfriend. Pero sana raw ay nagsabi ako sa kanila. Ang mga ganong bagay daw ay dapat na sinasabi ng anak sa magulang para mas magabayan nila ako pagdating sa ganong bagay, Papa Dudut. Sinabi ni mama na kailangan nilang makilala ang boyfriend ko ng time na yon. Dapat daw ay kilala nila ni Papa kung sino ang jowa ko. Wala akong choice kundi ang sabihin kay James na kailangan niyang magpunta sa bahay. Sabi ko ay huwag siyang matatakot kasi gusto lang siyang makilala ni na mama at papa. Sunday ko pinapunta sa bahay si James after ng lunch. Kinausap lang naman si James ni na mama at papa. Sinabihan kami na huwag muna kaming gagawa ng hindi pa dapat kasi mga bata pa kami. Baka raw mabuntis ako. Huwag daw kaming magtatanan o gagawa ng hindi nila magugustuhan. Nangako naman kami ni James na wala kaming gagawin na ikagagalit nila, Papa Dudut. Naging okay naman ang pakikipag-usap namin kina mama at papa. Hindi sila tumutol sa relasyon namin ni James. Basta huwag kaming lalagpas sa mga hindi pa dapat naming gawin. Nang pauwi na si James ay bumulong siya sa akin na nauuhaw siya at baka pwede raw makainom. Ako naman ang kumuha ng tubig para kay James at sa lumang tapayan ako kumuha. Dinala ko yon kay James na nasa sala.
Pagkatapos uminom ni James ay siya na lang ang nagdala ng pinag-inuman niyang baso sa kusina. Habang hinihintay ko si James, sa sala ay narinig ko siyang nagsalita at nagpaalam siya at nagpasalamat sa kusina bago siya bumalik. Sino kausap mo sa kusina, James? Tanong ko kay James. Tita mo siguro, babae eh. Hindi ako sigurado. Tugon pa ni James. Ha eh, wala dito ang dalawa kong tita. Nasa fiestahan sila. Ang sabi ko kay James. Para masagot ang tanong ko ay ako na mismo ang nagpunta sa kusina, Papa Dudut. Pero pagdating ko doon ay wala kong nakitang tao. Binalikan ko si James at pinadescribe ko sa kanya kung ano ang itsura ng babaeng nakita niya sa kusina. Ayon kay James ay medyo matangkad daw ang babaeng nakita niya, Papa Dudut. Tapos payat, mahaba raw ang buhok. Nakita niya raw yung babae na nasa tabi ng tapayan at nagpaalam at nag-thank you lang daw siya sa babae. Bilang respeto kasi akala niya ay nakikitira sa bahay namin. Nakatayo lang daw yung babae at nakatingin sa kanya. Kinabahan ako sa kung paano dinescribe ni James yung babaeng nakita niya sa kusina, Papa Dudut. Hindi kasi nagmatch sa kahit na sinong babae na kasama ko sa bahay ang babaeng nakita niya. Hindi rin si Lola yon kasi maliit na babae si Lola. Nagkaroon ako ng hinala na baka ang nakita ni James ay ang nagbabantay na babae sa tapayan na sinabi sa amin ng albularyo na gumamot dati kay Sonia. Sinabi ko kay James na wala kaming kasama sa bahay ng ganon ang itsura. Hindi na rin ako nagdalawang isip pa na sabihin kay James ang tungkol sa kababalaghan na bumabalot sa lumang tapayan namin sa bahay. Sinabi ko sa kanya na merong babaeng nakabantay doon na original na may-ari noon. At sinabi ko rin na baka ang babaeng yon ang nakita niya. Sobrang natakot at kinilabutan kaming dalawa, Papa Dudut. Ikinuwento ko kina Mama ang nangyari kay James. Nung una ay nagtataka kami kung bakit kay James pa unang nagpakita ang bantay ng tapayan. Pero na-realize din namin na kaya nagpakita yon kay James ay dahil hindi alam ni James ang kwento ng tapayan. Hindi siya matatakot kasi hindi niya alam na walang kaming kasama sa bahay na gano'n ang itsura. Hindi ko rin naman masasabi na gumagawa lamang ng kwento si James kasi wala siyang dahilan para gawin yon. Doon namin napatunayan na totoo nga ang sinabi ng albularyo na merong babaeng nagbabantay ng lumang tapayan. Kaya simula nang mangyari yon kay James. Kapag nagpupunta siya sa bahay namin ay hindi na siya nagpupunta sa kusina. Nagkaroon na siya ng takot at baka raw magpakita ulit sa kanya yung babae na akala niya ay buhay na tao talaga. Wala raw kasing kakaiba sa babae na yon. Wala rin daw siyang nararamdaman na maaaring multo na lamang yon, Papa Dudut. Kinausap din ni Mama ang albularyo na gumamot kay Sonia para itanong kung paano ba maaalis ang babae sa bahay namin. Ayon sa albularyo ay kailangang idispatcha namin ang lumang tapayan. Nakakabit na raw kasi ang kaluluwa ng babae sa tapayan. Pero hindi naman yon pwedeng gawin ni Mama dahil mahigpit ang binili ni Lola na alagaan at ingatan ng tapayan. Hindi rin naman nagtagal ang relasyon namin ni James. Nag-break din kami before kami makagraduate ng high school. Nang mag-college na ako ay kinailangan kong tumira sa isang boarding house. Magkasama kami ni Sonia kasi same university ang pinapasukan namin. Magkasama pa rin kami at hindi pa rin mapaghihiwalay kahit college na kami. Magkaiba nga lang kami ng kurso ng kinuha. Friday night kami umuwi sa bahay namin dahil kapag weekend ay wala kaming pasok. Tapos Sunday night kami bumabalik sa boarding house na malapit kung saan kami nag-aaral. Palagi kaming magkasabay na umuwi sa bahay at bumabalik sa boarding house ni Sonia. Ngunit isang araw,
Isang araw ng Biyernes, sinabi sa akin ni Sonia na hindi siya uuwi sa bahay dahil meron siyang pupuntahan. Hindi niya sinabi sa akin pero alam ko na magkikita sila ulit ng boyfriend niya na ka-textmate niya. Kaya nang kinagabihan ay mag-isa akong umuwi sa bahay. Late na akong nakauwi kasi na-traffic na ako dahil may nadaanan akong banggaan. Nang makauwi ako sa bahay ay tulog na sina mama at madilim ang bahay. Pero dahil sa memorize ko na ang mga bagay-bagay ay hindi ko na kinailangan buksan ang ilaw. Dumiretso ako sa banyo kasi naligo muna ako. Nang matapos na ako at palabas na ako ng banyo ay natigilan ako. Nang may nakita akong matangkad na babae na nakatayo sa tabi ng tapayan. Hindi ko alam kung nakaharap o nakatalikod siya kasi yung hugis ng katawan niya lamang ang nakikita ko. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi siya isa sa mga kasama ko sa bahay, Papa Dudut. Nagtaas na ng mga balahibo ko pagkakita ko sa babae. Feeling ko ay nilagyan ng yelo ang bato ko sa sobrang takot ko. Ay napatakbo ako sa itaas at agad akong humiga sa tabi ni mama. Dahil sa biglang paghiga ko ay nagising si mama. Nainis pa nga siya sa akin kasi hindi raw ako magdahan-dahan gayong alam kong tulog na sila. Sinabi ko kay mama na meron akong nakitang babae sa kusina. Ang sabi ko ay baka iyon yung bantay ng lumang tapayan, Papa Dudut. Nawala ang antok ni mama, ginising niya si Papa at pumunta sila sa kusina. Bumalik din kaagad sila pero ang sabi nila ay wala silang nakitang babae. Ang sabi ko ay malamang ay wala na yon kasi multo na yon. Hanggang sa binagyo ang lugar namin, sobrang lakas ng bagyo kaya napilitan kaming lumikas sa mga oras na yon. Nang matapos ang bagyo ay bumalik kami sa bahay at nangihina kaming lahat. Kasi nag-iba ang lahat. Nang tinitingnan namin ang mga bagay na pwede pa naming mapakinabangan ay nagulat kami. Kasi buo pa rin ang lumang tapayan. Hindi man lang yon nagkaroon ng maliit na crack. Nagsimula ulit kami, Papa Dudut, tinayo ulit ni Papa ang bahay namin. Nandun pa rin ang tapayan. Isang araw ay aksidenteng naibasag ni Papa ang lumang tapayan at nagkaroon niyo ng crack sa ilalim. Nagtaka kami kasi nakasurvive ang tapayan na yon mula sa bagyo pero sa pagkakabagsak ni Papa na hindi naman mataas ang pinagbagsakan ay saka yon nagkaroon ng sira. Tinapalan ni Papa ng silat ang crack ng tapayan para magamit namin yon. Pero nagkaroon ng problema sa tubig na inilalagay namin doon. Hindi na lumalamig ang tubig na inilalagay namin sa tapayan. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalo pang lumala ang mga pangyayari. Nagiging mabaho na ang amoy ng tubig sa lumang tapayan, Papa Dudut. Hindi na namin ginagamit ang tapayan na lagayan namin ang inuming tubig dahil doon. Ang ginawa ni Tita Claire ay ginawa niyang paso ang tapayan. Tinaniman niya yon ng isang halaman na namumulaklak at nilagay niya yon sa harapan ng bahay. Sabi pa ni Tita hindi naman daw siguro magagalit si Lola sa ginawa niya dahil napapakinabangan pa rin yung tapayan. Pero nakakapagtaka na namatay ang halaman na itinanim doon ni Tita. Ilang beses niya yung pinalitan ng bagong halaman pero lahat talaga ay namamatay lamang, Papa Dudut. Hanggang sa nag-decide kami na itago na lamang ang tapayan at wag nang gamitin sa kahit na anong paraan. Until now ay nandun pa rin sa bahay na yon ang lumang tapayan. Nakatago pa rin yon. Hindi na nga lang kami nakatira roon dahil nagkaroon na kami ng sariling bahay. Ang natira na lang sa bahay na yon ay sina Tita Claire at sina Sonia. Si Tita Mildred ay may sarili na rin pamilya. Kapag nagkakaroon kami ng chance na magkakwentuhan ni Sonia, sinasabi niya na kung minsan ay nararamdaman pa rin nila yung babae na nagbabantay sa tapayan.
Nasanay na nga lang sila kasi hindi naman daw sila nito sinasaktan. Ayaw din nilang itapon ang tapayan kasi alaala yon ng aming namayapang lola. Kahit pa may panahon na nagdudulot ng takot ang tapayan na yon, sa amin ay nangibabaw pa rin sa amin ang alaala ng aming mahal na lola. Sincerely yours, Remy. May mga bagay na kapag nakikita natin ay maraming alaala ang bumabalik sa atin. Malungkot man yan o masaya. Importante na nabibigyan natin ng importansya ang mga bagay na ibinibigay sa atin o kahit ang mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin. Ito ay nagpapakita sa atin ng pagpapahalaga sa taong yon. At kung wala na siya ay paggalang ito sa kanyang alaala. Walang kahit na sino ang matutuwa kapag nakita nito na hindi iniingatan ng isang tawang bagay na ibinigay niya rito. Magiging daan din ito upang magkaroon kayo ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa. Ngunit hindi lahat ng sitwasyon ay pare-parehas. Kung ang isang bagay ay nagdudulot lamang ng negatibong pangyayari, sa iyo ay doon ka mag-decide kung dapat mo pa ba itong itabi o alisin na sa buhay mo. Hanggang sa muli mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories.